Hi everyone, welcome to my channel. At this vlog ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng plastic box. Ito po yun. Order ko siya sa Laz Mall. Parang after 7 days ay dumating siya. Ito, ang color niya is blue. Yan, blue. Pero paglabas yan, parang white. But before we will start po, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Share kung ito ay okay. At mag-comment din kayo tungkol sa ating content this video. So, siguro marami na sa atin ang nakabili ng ganito. Mura lang po siya. Pero sa tingin ko po ay okay na siya sa price na I think 29 pesos ito pagbili ko. Plus the shipping, so 10 po yung in-order ko. Ang binayad ko is 409 pesos. So, ito na yun. So, first step, of course, bilangin yun yung ito, yung frame niya. Tapos, ito yung pinaka-cover niya. Kung equal ba siya sa in-order niyo, hindi ba kulang. And then, number two is check kung meron ba mga damage. And then, the third one is start assembling. So, sa una is napakahirap, parang mahirap siyang i-assemble. But then, kapag na-master mo na siya, kaya mo siyang i-assemble for 3 minutes, less than 3 minutes. So, let's start. First is, kung makikita ninyo, meron siyang mga lines, meron siyang mga cuts. And so, i-fold mo lang yung mga lines niya. Gawin mo siyang box. Shape mo siya na box. Since nakaano yan kanina, yung parang papel lang siya kanina, pero ngayon, gawin mo siyang box. Ayan. Box na yung shape niya. Parang rectangular prism. Ayan. Tapos, kapag na-assemble mo na siya na parang box, itong mga parang may mga cut na ano. So, i-pull mo lang siya. Pull outside. Ano? Open outside. Outside pag-outside. Ayan. Ayan. Kasi, ito yung hahawak sa other box na na-assemble mo. At ito rin yung hahawak para sa lock ng box. Ayan. Ito, kung nakikita nyo, parang may dalawang lining dyan. May dalawang cut. May dalawang cut dyan. So, tanggalin mo lang yun. Yan. Yan pa. Tanggalin mo siya. Kasi, dito mo ipapasok yung lock niya. Para ano, matibay siya kapag i-attach mo sa siya sa isang box pa. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayun. Tanggalin niyo muna lahat ng mga nakaform na shape. Open mo siya outside pa outside. Pag kompleto na, dito pa rin. Continue folding it, ano lang,
follow nyo lang yung line. Ayan. So, i-fold nyo lahat ng mga may line para maging box siya. Ayan. Ganyan na. Tapos, i-fold nyo yan. Fold nyo yan. Ayan. Ganyan. Tapos, magiging may ano na siya, square shape na hole. Ipasok niyo yung parang tenga. Pasok niyo pa inside yung pagkapasok. Syempre ipasok, no? So inside yan. Ayan, ganyan. Yung parang tenga niya. Ganyan lang. Para maging mas matibay yung box. Para hindi na siya mabukas. Well, actually, kapag pipilitin mo talaga siyang buksan, mabubuksan. Yan, ganyan na yung itsura ng likurang bahagi niya. Okay, so ganyan na. Tapos, nakikita niyo yung yung mga yan, yung mga lines, yung mga part na ganyan. Yan. Kailangan nyo rin yung i-fold. Fold nyo rin yan. Follow nyo lang yung lines. Kasi yan yung hahawak sa takip niya. Yan yung magsisilbing lock sa takip. Yeah, ganyan lang kasimple. Okay, so okay na yan. Tapos ilagay na yung takip. Ikaw na yung magde-decide kung yung opening mo is from down ba to up. Yung pa-upward ba o pa-downward. Tapos nakikita ninyo yung dalawang hole na yan. Diyan mo rin i-coconnect yung takip ng iba pang boxes. Para hindi siya hindi siya magiging weak. Ganyan. Para maging matibay sila yung mga box kahit ipapatong-patong mo. Hindi malalaglag. Okay, so takpan na natin. Ganyan. Alalayan nyo lang paglagay ng takip. So, kayo nang bahala kung anong style ninyo. Pa-downward ba or upward yung pagbukas. Ganyan. So, dapat alalayan nyo po. Tsaka, dapat may marinig kayo na sound, parang click na sound. Ayan. Ibig sabihin nun ay pumasok na yung lock. Dapat tatlong sound yan. Kasi tatlong lock yun, yung finold natin kanina. Ayan. And then, check nyo kung hindi na ba matatanggal yung takip niya. Yes, ganyan nga. So, matibay na siya. So, ganyan. Pa-downward yung pagbukas. Yung style ng pagbukas ko. Tapos, dapat yung parang tail niya ay nasa ibabaw. So, ganyan lang po mga friends. No? Ganyan lang pag-assemble niyan. Yung dalawang butas niyan, dyan natin ilalagay yung parang buntot niya. Yes, ipapasok natin dyan yung parang buntot ng isa pang box. Pero bago niyan, ilagay muna natin yung takip niya. So, kayo nang bahala kung anong style niyo, pa downward pa or pa upward. Yung tatlong bahagi na yan, dapat rin ninyong i-fold. Basta tandaan ninyo, kapag may mga lines, kailangan nating i-fold yan. Ganyan. So, ang pinili ko ay pa-downward yung opening niya. Kailangan buksan mo yung takip para mas madali mong mailagay yung parang edges ng takip. At dapat may marinig ka na click sound. Ibig sabihin nun ay gumana na yung lock. Dapat tatlong tunog yung maririnig mo. Tapos, ganyan, i-check mo siya na hindi na natatanggal yung takip.
pagka-check mo. Ganyan, ganyan pagka-check. Para ma-check mo na hindi na natatanggal yung takip. Matibay na siya. Ganyan. So, nakikita ninyo yung parang ano niya, parang buntot niya. Yan. May mga purpose po yan. I-attach natin yan sa isa pang box para maging matibay yung likurang bahagi ng box. Ganyan. So, dalawa na sila, idudugtong natin sila. Kahit ilang box yung gagawin mo, yung i-assemble mo, ganun pa rin ang process. Okay, so dapat naka-fold na yan kapag ka nadikit mo yan sa isa pang box. Ipasok nyo lang yan dyan sa may mga butas. Yan. Ganyan lang po. Medyo dito na pag-assemble or pag-attach ang medyo mahirap siya. Ipasok mo lang yan sa may mga butas kung saan siya intended na ipapasok niyan. And then lang po, medyo mahirap siya kasi yung space, yan, ganyan. Pero kapag nakukuha mo na yung technique, madali lang naman siya. Tapos, yan, ipapasok mo rin yan dyan sa yan, sa butas, sa likuran. Ganyan. Yung parang ilong niya. Yan. So, matibay na yung likurang bahagi. Para maging matibay rin yung sa harapan, i-coconnect nyo yung takip dun sa pinakita ko kanina sa mga butas. May malaking butas dyan, paliit. Malaki, paliit. So, slide mo lang yun yung lock ng takip. Pa-slide mo lang. Ganyan. Dapat ayusin mo muna yung mga butas-butas ng takip. Kasi minsan may mga plastic pa siyang nakabara. Ganyan. So, ganyan lang kadali. Ayan, connected na siya. Mas matibay siya kapag nakakonect na sila sa isa't isa. So, yan yung, ito yung natapos ko. Dalawang box. So, tinapos ko na yung sampung in order ko. Ganyan na siya. Ganyan yung itsura niya kapag nilalagyan mo na ng sapatos. So, pa-downward yung pinili kong pagbukas. Kayo nang bahala kung pa-downward or pa-upward. Ganyan po ang magiging itsura niya. Ito na po yung na-assemble ko, yung 10 in order ko na shoebox. Shoeboxes, ganyan. Matibay na po siya kasi connected na sila sa isa't isa. Yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat.